So dahil considered na tropic ang ating bansa, it's always a good idea pag meron tayong mga nakatagong recipe dyan ng samalamig. Napapanahon ng mangga? Gawa tayo ng mango sago samalamig. So syempre yung container natin ready na. Meron na rin tayo ditong sago. Transfer lang natin yan. Konting tubig. Para sa akin, ito yung talagang magpapasarap ng malupit doon sa ating samalamig. Kakanggata. Pwede kayo syempre gumamit ng evaporated milk, fresh milk, pero iba talaga kapag kakanggata yung gamit ninyo. So mix lang natin yan na konti. Ito pa lang, pwede na eh. So yung pampatamis natin, condensed milk. And then syempre, yung mangga natin. Now, para naman dun sa ating Kanto-style chicken skin, simpleng-simple lang to. Sisison lang natin yung ating chicken skin, salt and pepper, and then, yung ating pampalutong, yung ating cornstarch. So, mimix lang natin to, and ipiprito na natin siya. Make sure lang din na kapag pinirito nyo ang chicken skin ng hindi par-cook, is mag-umpisa kayo ng medyo mahina yung apoy. This will ensure na thoroughly cooked yung ating chicken skin at mas matagal niyang ma-hold yung pagkalutong nito. Tip lang din kung gusto ninyong mas talagang mas malutong yung chicken skin natin, i-double fry natin siya. So nung lumalaki ako sa Mansalay. There was a time kasi na nalipat kami sa Mansalay, Mindoro. Siyempre, tabing dagat kami, maraming isda, may mga season na ganon. And then, natatandaan ko talaga nun, ito yung first time na nakatikim ako ng fishball. Nung gumawa ang nanay ko ng sarili niyang recipe. Later on ko na lang nalaman na pwede ka palang makabili nito ng tusok-tusok, pero doon naset yung standard ko pag sinabi nating fishball. Naalala ko lagi dyan yung ginawa ni Ermat. So, tatry lang nating i-replicate yon using kung ano yung available na ingredients sa atin. Tara, gagawa tayo ng homemade fishball. So, meron tayo ditong tilapia fillet. Again, syempre, mas practical kung gagamitin natin kung ano yung mas mura. Lalagay lang natin yan dito sa food processor. Kung wala man kayo nito, kahit roughly chop nyo lang. Practical din to, lalong-lalo na dun sa mga medyo conscious sa diet nila. Ang maganda kasi, when you do your own homemade version of yung mga pagkain na bibili natin sa labas, eh pwede natin itong siksikan ng siguro mas masustansyang ingredients. For this recipe, gagamit tayo ng leeks para lang din mas umangat pa yung lasa. Pwede nyo yung lagyan to ng turmeric powder or ginger powder. Definitely, to enhance the flavor, I would suggest na gumamit kayo ng onion and garlic powder. And then we'll just season this with salt and white pepper. Nagamit tayo ng white pepper kasi pag black pepper yung ginamit natin, baka mapagkama lang minsang dumi or foreign object. So, we'll just mix this until homogenized siya. Or